Radio. Hello sa inyo, Benz, mga Beshi. Welcome back dito sa akin channel. Kung first time mo sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. At watch nyo rin yung video ko na Gayuma sa Pag-ibig. Yung part 1, meron higit 33,000 views. At yung video ko na nag-check ako kung may mabibili bang Gayuma sa Shopee o sa Lazada. So kung i-share sa inyo yung experience ko dito sa nabili kong MP3 player na Irudu X02. 8GB na internal storage. Ang storage naman ito sa memory card ay 128GB. Micro SD card. Kaya ako bumili ng MP3 player kahit na meron ng pang music or meron ng MP3 player sa ating mga cellphone is may advantage kasi kapag nakahiwala yung MP3 player mo. Hindi na ako sobrang masyadong nag-music sa aking cellphone. Maliban na lang kung kinakailangan. Kung kailangan naka-Bluetooth earphone o kaya naman ila-i-connect mo sa isang Bluetooth speaker dahil gusto mo mag-music ng mas malakas, ang ginagamit ko yung aking cellphone. Pero kapag ina, syempre yung mga kasama ko sa bahay or mga kapitbahay, ayoko maka-istorbo, so gumagamit na lang ako ng MP3 player. Ano ba yung mga advantage kapag meron tayong MP3 player na nakahiwalay? Ang mga advantage nito, una, matitipid natin yung ating mga battery para sa ating cellphone. Kasi na-experience ko dati na sa sobrang babad ko sa pag-music sa aking cellphone, kinabukasan, papasok ako sa work namin sa Kantar Media. At ang sa work namin, madalas gumagamit ng cellphone. Nahirapan ako kasi phone ko palobat na. At nung time na yun, wala pa naman akong power bank, kaya mas lalo akong nahirapan. Hindi katulad ngayon, meron akong MP3 player, pwede ako mag-music ng mas matagal at matipid ko yung battery ng aking cellphone. Nakatipid din ng storage ng cellphone kasi kahit hindi mo nalagay ng music yung cellphone, dito mo nalang ilagay lahat sa MP3 player. Pero sa akin naman, hindi ko naman tinanggal yung mga music sa aking cellphone para kung sakali lang na ka-charge itong MP3 player at gusto ko mag-music or kung kinakailangan, sa cellphone ako nag-music. At meron din naman ako isang speaker na hindi Bluetooth at nilalagdisaksak sa kuryente. So, ginagamit ko din itong MP3 player ko na ito pag gusto ko mag-music ng malakas. At ang mga features nito, meron itong photo album, pwede mo itong lagyan ng mga pictures at videos. Meron din itong FM radio, ebook reader, voice recorder, sa tools gaya ng calendar, stopwatch, at alarm. So, wala itong loudspeaker, ha? Nag-alarm ako, hindi pala siya tumunog kasi kailangan nakaselpak yung earphone. Sa mga tools, pwede ka rin dito gumawa ng playlist, effects, tapos sleep timer, date and time, language, at yung information. At pwede mo rin i-format yung device. Paka-useful talaga ng gadget na ito para sa atin. Yung sobrang modern na rin, hindi namin masyadong napapansin yung MP3 player. Pero kapag mahilig ka sa music, mas the best pa din na meron kang hiwalay na MP3 player. At na-enjoy ko talaga itong gadget na ito. Paglalagyan mo naman ito ng music, dahil wala itong Bluetooth, kinakailangan mo siyang i-connect sa USB computer or sa iyong laptop. O kaya naman, katulad ng sa akin, since wala akong laptop, ito, Nintendo 3DS ito, hindi yan laptop. Inaalis ko yung memory card, inilalagay ko sa next sa aking smartphone, o kaya naman sa basic phone ko, nagdikipad. At doon ko binu-Bluetooth lahat ng mga na-download kong songs. At saka ko ulit ilalagay dito sa aking MP3 player. So, ganun yung pag-i-install ng mga music sa MP3 player. So, hanggang sa susunod ulit, mga beshi, samahan nyo ulit akyat sa aking mga videos. Akas alat si Marimar.